back to my YouTube channel. Anyway, thank you pala dun sa mga nag-like and subscribe dun sa channel natin at sa mga nanood sa previous na video natin. So, ngayong araw, simple ngunit exciting yung ating gagawin. Baka alam nyo na to, ang iba sa inyo nakatikim na, ngunit isa ito sa mga kilalang street food. So, ang gagawin natin ngayon ay carrot ball, pero lalagyan natin siya ng konting twist kasi hahaluan natin siya ng dahon ng malunggay. Pagkatapos niyan, gagawa din tayo ng homemade sauce para mas magiging masarap yung ating merienda na kakainin maya-maya. Guys, welcome back. Dito na tayo, ready na tayo sa mga ingredients ng gagawin nating carrot ball with dahon ng malunggay. So, bago tayo gumawa ng mixture, kailangan muna nating alamin yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng mixture natin. Okay, una, yung pinaka-main ingredient natin dito, yung carrots. Small to medium size lang na carrots ang gagamitin natin. 2 cups of all-purpose flour. Meron din tayong 2 eggs, native. Meron din tayong asin at saka seasoning. Meron tayong baking powder, paminta, sibuyas, bawang, at saka meron tayong dahon ng malunggay. So guys, ito yung sinasabi nating konting twist dito, yung dahon ng malunggay, blender na natin yan para mas maging maayos yung mixture na gagamitin natin mamaya. And of course, kailangan din natin ng tubig para dun sa paghalo. So titignan natin mamaya kung itong isang baso ng tubig is magiging okay na. Depende sa mixture na gagawin natin mamaya. Okay, so okay na tayo. Alam na natin yung mga ingredients na ating gagamitin. So, paano yung proseso ng paggawa ng ating mixture? Una, itong ating carrot, lalagay na natin dito sa pagmimixan natin. Lalagay natin dito. Sunod natin ilalagay itong all-purpose flour. Okay, ulitin ko. All-purpose flour po ito. Nahalo natin. Saka natin ihalo yung itlog. Itlog. So, ang purpose natin dito is gumawa ng mixture na maayos lang siya, magiging maayos yung mixture na ready na for frying mamaya. Okay? So ngayon, mixture muna ang ginagawa natin. Haluhaluin lang po ito na mabuti hanggang mag-blend ng maayos yung mga ingredients natin tulad ng carrots at saka yung all-purpose flour. So, pagkatapos na naihalo natin ng konti, pwede na natin haluan ito ng mga iba pang ingredients na gagamitin natin. Kuha tayo ng bawang. Hahalo din natin ito. At saka ng sibuyas. Ay tayo mismo guys ang tatantya kung okay na ba yung mga gagamitin natin mga ingredients na para dun sa ating mixture. Actually, yung cut ng mga sibuyas at saka bawang, medyo maliliit ito para mas magiging maayos yung pag-mix natin sa kanila. Okay, so lalagyan din natin ng asin. Okay, pampalasa natin to. Lagyan natin siya ng asin. At lalagyan ng seasoning. Okay. Pagkatapos nating magawa guys yung mga ibang ingredients, ano pa yung kailangan nating ilagay? Susunod natin yung blended na dahon ng malunggay. Bakit kailangan nating unahin ito? Para ma-check natin kung tamang mixture lang ba yung ginagawa natin dito. Kasi mahirap pag kamasaurahan natin ng tubig, nuhuli natin yung cup of water dito. Okay, so ihahalo na natin. Then ito yung kailangan nating ma-mix ng mabuti. So
So dapat wala po wala na tayong mga flour, all-purpose flour na hindi nakamix ng maigi kasi magkakaroon tayo ng problema later sa pagpiprito kung hindi na mix ng maayos. Okay? So mix lang natin ng maayos. Pwede na natin ilagay yung baking powder. Anong gamit ng baking powder natin? Okay, so yung baking powder natin, ang gamit nito para mag-puff ng konti yung iluluto nating carrot ball. Okay, so ilalagay natin dito. Ang sukat nito is 1 tablespoon, 1 and a half. So ilalagay na natin dito. Huwag naman natin siyang masyadong damihan kasi masyadong magpa-puff or huwag naman masyadong konti. Ilalagay natin ito na mabuti hanggang mag-blend din ng maayos ito dun sa ating mixture. So yung paminta natin, isang piraso lang ito, konti lang, para lang madagdagan yung lasa ng mixture na ating ginagawa. So kung properly blended na yung ating ginawang mixture, so ganito yung magiging itsura niya. Nailagay na yung paminta. Halo din natin ito na mabuti. Okay, so pagkatapos na natin nilagay lahat ng mga mixture, nadagdagan na rin natin ng konting tubig, ito na yung magiging itsura ng ating mixture na ready na para sa pag-fry mamaya. Okay? So hinalo lang natin ito na mabuti para yung mga ingredients na nilagay natin is mag-mix ng maayos. Okay, so ito, madaming carrot balls na yung magagawa natin dito. Ready na magiging pamirienda mamaya. Okay? So, hello guys, so ready na tayo sa pag-fry ng mixture natin para makagawa ng carrot ball. So, paano yung gagawin natin? So, kumuha lang tayo ng konting mixture. Gagawa tayo ng ball shape na yun yung gagamitin natin or ilalagay natin para sa pag-fry or pag-frito. Pag okay na, pagka nagkaganyan na siya, pwede na natin siya ilagay. So, tandaan lang natin guys na yung ating gagamitin, paglulutuan, dapat deep-fry po yan at mainit na po yung mantika natin. Okay? So, unti-unti, titignan natin, ganyan yung magiging itsura niya. Lagay natin dito. So paano natin malalaman na okay na yung niluluto natin na carrot ball? So, ang dapat magiging texture or kulay ng ating carrot ball na niluluto ay magiging brownish na siya. Pagka-brownish na, pwede na natin yan kunin at ready na po na luto na yon. Okay, so meron na tayong nagawa. Ulit-ulitin lang po natin na gawin yan. Okay, so paano natin makikita na ready na siya? Magiging ganito po yung itsura niya. Magiging brownish ng konti. Brownish-brownish na yan. Then, pag nagiging brownish, pwede na nating hanguin dito sa niluluto natin. Okay? So, yan. Okay na po ito. Ito yung itsura niya. Okay, so depende yan sa anong size ng carrot ball na gusto ninyo. Pwedeng mas maliit or pwede rin nating medyo lakihan. So hello guys, ito na yung final na product natin ngayon. Ito na yung fried na carrot ball natin na ready na nating ilagay sa carrot ball stick. Tatlo. Apat. So ulit-ulitin lang natin to hanggat may lagay natin lahat.
So hello guys, ready na tayo para sa paggawa ng ating sauce para dun sa carrot ball na ginawa natin. So ito yung mixture natin kanina. So hinalo lang natin ito na mabuti. Gagamitin din natin mamaya. Meron tayong konting asin, may 6 tablespoons of sugar, brown sugar. Meron din tayong konting bawang, sibuyas, at saka may sili, at saka dalawang basong tubig. Saka maglalagay tayo mamaya ng konting toyo. So, ang unang gagawin natin, lagay muna natin, isa muna natin itong bawang. Natin yan. Nakasama nung sibuyas. Okay? So, hinayin natin yung apoy. Sibuyas natin. Ayan. Luin lang natin siya na mabuti. So, pagkatapos na okay na yung pagkakaluto ng sibuyas at saka ng bawang natin, pwede na natin ilagay yung tubig. Pwede natin talakasin yung apoy. Then, ilalagay na rin natin yung asukal, brown sugar. Lalagyan natin siya ng konting asin. Pagkatapos, nang ilagay natin yan, hahalu-haluin lang natin hanggang sa kumulo. Okay? Pandagdag din ng kulay nito. Depende sa inyo kung gaano kakulay ang gusto natin. Pero sa atin, ilalagay lang natin mga 2 tablespoon ng toyo. Hintayin natin po yan na kumulo. Tutuloy-tuloy lang natin ang paghalo dito. Hintayin po natin na kumulo. Then pagka kumulo na siya, pwede na po natin ilagay yung mixture natin ng tubig at saka yung flour kanina. So dahil medyo bumuo na yung flour natin, dahil ginawa natin ito na mas maaga, pwede na natin itong haluin ulit. Diyan na, kumukulo na po yung ginawa natin kanina. So ready na po natin ilagay yung ating mixture ng tubig at saka yung all-purpose flour. So, anong gagawin natin? So, itutuloy-tuloy lang din natin itong hahaluin hanggang maging malapot na siya. Halo lang po tayo ng halo. Hindi po natin ito titigilan hanggang maging okay na po yung texture ng ating sauce. So, hello guys, ito na. Malapit nang maluto yung ating sauce. So, kung hindi nyo po gusto na may maanghang na lasa or spicy, pwede na po ito na magiging sauce natin. Pero gusto natin ngayon, lalagyan siya ng sili para maging spicy yung ating sauce. So, lalagay tayo ng konting sili. Hahaluin din ulit natin ito. Then, pagkatapos ng mga ilang minuto, anong gagawin natin? So, hayaan lang natin siya na lumamig. At magiging ready na siya na ating sauce para dun sa ginawa natin na carrot ball. Ito na yung ating final na product, yung ating carrot ball with sauce. Hello guys! So natapos na naman tayo sa ating simple recipe sa araw na ito. Please do not forget to like and subscribe my channel and click on the notification bell below to keep you updated on our future videos. So maraming salamat guys!